Mapagpalang araw sa inyong mga kakwento at maligayang pagbabalik. Sa wakas, muling nabuhay. Muling binuhay ng hapon na si Rio Acao ang kanyang YouTube channel. Dahil sa ngayon ay madalas na siyang nag-upload ng mga videos. Pagkatapos na mahigit ilang mga linggo na hindi nag-upload mula sa pagkatalo niya sa bakbakan nila sa ating kababayan na si John Riel Casimero sa nakarang taon, ay isa sa mga na-upload ni Acao dito ay ang video na pinamagatan sa wikang Ingles, Dan Casimero, Beat the Monster. Mga kakwento, mas maganda na mapapanood niyo po muna ang hanggang sa dulo ang video ito para mas lubos po ninyong maunawaan ang buong detalye. Bueno, ibinunyag ni Acao na marami palang makababayan niya o mga taga-suporta sa kanya na nagtatanong kung ano kaya ang mararamdaman ni Acao kung bibigyan siya ng pagkakataon na makakalaban niya ang undisputed bantamweight world champion at kababayan niya na si Naoya Inoue. Mga kakwento, gustong magpayag si Acao dito at magbigay ng kanyang reaksyon. Kaya lang, tila ba binaras siya ng nag-interview sa kanya at nilihis ang usapan. At sinabing gugustuhin man niya na malaman ang patungkol sa isyong ito. Pero ang gustong malaman ng nag-interview kay Acao ay ang reaksyon niya patungkol kay Inoue na akit na sa Super Bantamweight Division kung saan ngayon ang kasalukuyang division ni Acao. Kaya naman, nagbigay na lang ng reaksyon dito si Acao at sinabi niya na para sa kanya, hindi niya masyadong nagustuhan na ang kampiyon na Amerikanong si Stephen Fulton ang makakasagupan ni Inoue bilang mag-welcome sa kanya sa Super Bantamweight Division. Pero ganun pa man, ayon kay Acao, ang mega fight nila ni Inoue at ni Fulton ay napag-desisyon na para kay Acao. Masakakapnabik na panoorin ang laban kung ang makakalaban ni Inoue ay ang ibang kampiyon sa Super Bantamweight Division. At yan ay walang iba kundi si Murojin Akhmadaliyev na may hawak ngayon ng WBA at IBF Super Bantamweight titles. At ayon pa kay Acao, sa nakarang pahayag ni Inoue, sabi ni Inoue na ang kanyang final chapter ng kanyang karera ay ang panahong maging undisputed champion siya sa Super Bantamweight Division at hindi na siya aakyat sa Featherweight Division na kung saan dito nakaabang ating kaubayan na si Mark Magnifico Magsayo. Para kay Acao, kung makuha ni Inoue na maging kampiyon sa Super Bantamweight Division bilang pang-apat na weight class, gusto ni Acao na itong si Inoue ay aakyat pa ng pang-limang weight class sa Featherweight. At gusto rin ni Acao ng apat na mga korona sa Super Bantamweight Division ay makuha ni Inoue ngayong taon. Dahil kung manalo si Inoue kontra kay Fulton, dapat kaagad na hamunin ni Inoue itong si Akhmadaliyev para sa Undisputed World Championship na kaagad ang lalabanan niya. Sa paparating na laban nila ni Fulton at Inoue, naniniwala si Acao na hindi matatalo ni Fulton itong si Inoue dahil matatalo lang talaga itong si Inoue kung ang nakalaban niya ay isang super na hard puncher pa. At ayon kay Acao, kay Casimero naman, kung itong si Casimero ay bababa sa Bantamweight Division, nakakasiguro siya na malakas pa rin itong si Casimero sa Bantamweight. Kaya lang, ang ikinalulungkot niya, itong si Inoue ay wala na sa Bantamweight Division. Kaya naman dahil sa pahayag ni Acao dito, siya ay natanong kung nga ba ang sa tingin niya kay Casimero kung si Casimero ay lalaban pa rin sa Super Bantamweight Division. Kamusta ang lakas ni Casimero sa Super Bantamweight? Para kay Acao, itong si Casimero ay medyo maliit sa Super Bantamweight. Pero itong si Casimero ay malakas talaga ang kanyang mga suntok. Hindi nga inakala ni Acao na sa laban niya ay nagpakawala ng kombinasyon si Casimero na tila ba malabag yung mga kombinasyon ang natanggap niya. Kaya naman dahil dito, gustong gusto niya na malaman at masasaksihan kung paano nga ba lalabanan ni Inoue itong si Casimero. Kaya para sa kanya, talagang napaka-exciting talaga ang laban na ito kung sakali man na may kasa ang bakbakan nila ni Naoya Inoue at ni John Riel Casimero. Mga kakwento, ang impormasyon na ibinahagi ko sa inyo ay mula pa ito sa apat mga pahina na video transcription sa wikang Japanese at isinalin ko ito sa apat na pahina sa wikang Ingles. Mga kakwento, ang pinagbabatayan po natin ay ang Google Translation pero ang malaga ay nakuha natin ang mga detalye na dapat na ibabagi natin sa inyo. Mga kakwento, hindi man sinagot ng direktahan ni Acao kung kaya ba na matalo ni Casimero itong si Inoue pero nagbigay siya ng clue na malakas itong si Casimero. Nangangahulugan ba ito na may kakayahan talaga itong si Casimero na talunin itong si Inoue? Mga kakwento, ang boxing noon at ngayon ay tila ba magkaiba na?
noon ay bakbakan talaga kung sino man ang in-demand ng mga tao na maglalaban. Pero sa ngayon ay may mga boksingero nang iniiwasan para ang walang talo na record ay kanilang mapapangalagaan. Noon ay hindi pa masyadong ingat ang promoters at managers sa mga boksingero nila na dapat mapapanatili talaga ang undefeated records. Pero ngayon, kung undefeated boxer ka ay mas malaki ang iyong halaga, kaya hanggat maaari ay iiwas ka nila sa boksingerong magbibigay sa iyo ng mantsa sa malinis na record na iyong dala. Mas patok at sikat na sa mga tao ngayon ang undefeated na mga boksingero, at lalong-lalo na kung may hawak pa sila ng world title sa mga corona. Ang iba pa nga ay mas believe sa boksingerong nagretiro na na walang talo kaysa sa boksingerong may talo nga pero ilang mga division ay inakyat ito at naging kampiyon pa rito. Mga kakwento, ito ay mahaba-habang usapan. Pero sa parte niyo naman, mas believe ka ba sa boksingerong magre-retiro na walang talo o sa may talo nga pero ilang division naman ang inakyat nito at siya lang ang natatanging boksingero na naging kampiyon sa maraming division sa buong mundo? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At yung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Ipan na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. Pero bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Ariela Sidera, kakakwentong Eddie Pastores, kakakwentong Bino Colapo TV, kakakwentong DGF Basic TV, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!